Mga Panginoon Diyos, pakinggan mo po ang panalangin namin para sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Kasama mo at ang Espiritu Santo ng Diyos na magpasawala ng ulan. Amen. Mga po po ang mga. Pagbasa mula sa aklat ng bahay. Akong si Juan ay tumingin sa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanglibutan. Sa kanya na nakalulog sa trono at sa kordero. Sumakalawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay tinakuhang matuwad magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, tinalo mo ako at muling pinumay. Ako, nakasama nila na makbaon sa kailaliman. Tugon, alalito. Puong sa akin nagligtas, ang dala ko'y aking dala. Purihin ang puong, siya ay awinan ng lahat ng kapatay ay wala ng lungkot, kapalit ay gala. Kaya ako'y dingdin, ikaw ay mamahawag sa akin. O puong, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puong, ako ay dingdin mo at iyong tulungan. Nadama ko ay gala ng iyong kubarin ang aking paglugsa. Pasasalamat sa iyo poong ay di magsasawa. Tumayo po tayo lahat. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa pasimulaan ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, nilala niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay pagpaghiwalayin ng tao. Brothers and sisters, the good news of our salvation. Magsipo po tayo ng kami. Tayo po ay namumuhay na sa 2010. Ang pinagtataka ko lang po paminsan, pag dumarating ang panahon ng kasal, ang dami-dami pa rin mga pamahiin na hindi natin maiwasan. Magagalit ang mga matatanda pag hindi natin ginawa. Kaya kami po dito sa simbahan, ingat na ingat po kami, lalo pagsisindihan na ang dalawang kandila. Kasi, ano ba yung sabi nila? Kung mamatay ang kandila ng isa, siya ang unang hindi alam nyo, sumagot kayo agad, siya ang unang natitigong. Parang nakadepende sa kandila ang kapalaran ng tao, ano? Parang nakalimutan na natin yung sinasabi natin palagi na hindi kandila ang may habang ng buhay ng tao, kundi ang Diyos. 2010 na. Ang ibig sabihin po ng kandila ang sisindihan mamaya ay tinanggap ni Rodel at ni Marijoy si Jesus bilang ilaw ng kanilang buhay. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Yun po ang sinabi ko sa kanila na pumunta sila sa akin para sa interview o interrogation.
Hindi nakukulang ang Diyos ng mga biyaya na binigay niya sa atin. Lalo-lalo ngayon, kung sila o malinis yung inyong hangarin na nagpunta dito. Pero tayo po pagminsan, nakukuha tayo ng maling nakala, nakukuha tayo ng maling pag-iisip, kaya imbis na grasya yung nakukuha natin pagminsan, nagiging disgrasya. Yung pelo po ay nilalagay sa ulo ng babae at sa balikat ng lalaki, ang ibig sabihin lamang punuan ay yung biyaya ng Panginoong Diyos binibigay sa kanilang dalawa. Yung babae, tinatungkungan sa ulo kasi siya dapat yung maging mahinahon. Ako, hindi siya magpapadala sa mga maling akala, tapos hindi mauuna yung bungara bago yung isip. Ganun daw po at ang babae, nauuna yung bibig, nauuna yung salita bago mag-analyze. At yung lalaki naman, nilalagay sa balikat niya yung pelo, kasi po siya sa kanyang balikat nakalagay ang responsibilidad para sa tamang pagpapatakbo ng kanyang pamilya. Yung cord din po ay kung titignan po natin sa top view, ito ay inverted o nakahigang 8. Ang ibig sabihin po ng nakahigang 8 na iyon is infinity. Walang makapaghihiwalay hanggang walang hanggan yung kanilang pag-aasawa. So napaka-symbolic po ng mga bagay na inagamit po natin sa misa. Parang awa na po, huwag po natin lagyan ng ibang mga kamulugan. Kung namatay ang sindi ng kandila, huwag kayong magkagulo, huwag yung pagpalitin, sindihan nyo na lang. Pero hindi po ibig sabihin na nakukulang yung pagtangkap, yung pagbibigay ng Diyos ng inaw, pwede po natin sabihin, nakukulang po ang pagtanggap natin sa ilaw ni Jesus, kaya nagkakataon. Kaya nga, Rodel at Marijoy, sa araw na ito, pakialala lamang po sana itong isang reality. Ang tunay na pundasyon po ng pagpapakasal o pag-aasawa ay hindi pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ay nakabase sa puso. At ang puso ng tao ay papalit-palit. Pwedeng mawala o pwedeng madagdagan, mas hindi yung pag-ibig na yan. Pero it is a variable. Ang mas matibay po na pundasyon ng pag-asawa o pagpapakasal ay yung commitment. Kasi po kung kasali ang ating isip sa isang bagay, hindi lang yung puso mo ang nag-promise, pati yung isip mo, then it is more, kumbaga, mas matibay yung pundasyon niya. Alam po natin, inilagay ng Panginoong Diyos ang ulo na mas mataas sa puso o ang utak na mas mataas sa puso dahil ang utak ang magpapasya, ang utak ang mag-analyze. Kaya na po, commitment. Sana po yung commitment ninyo sa araw na ito ay may sa buhay po ninyo. Yun lang naman yung panalangin namin sa inyo, kapatid. At ngayon na po, tinatawagan ng mga ninong at ninang ng mga kapatid natin ito, pati ang mga kanilang mga magulang, pumunta po kayo dito sa harap upang masaksihan po nila o kayo nilang pag-iisang tip-tip.